Life goes on naman para sa mga senatorial candidates na bigong makapasok sa Magic 12. Pero ang ilan sa kanila, aminadong nahirapang tapatan ang pwersa ng administrasyon. Umaaksyon si Mian Los Baños. Masakit daw para kay Senador Bam Aquino na hindi siya nabigyan ng ikalawang termino sa Senado. Pero wala raw siyang pinagsisisihan, lalo't ginawa niya ang lahat sa kampanya. We brought the campaign as far as humanly possible. Kumbaga ito na yung kasukdulan na kaya nating marating na nasa sa'yo. The rest is up to God. Buo pa rin yung faith at pananampalataya ko na this is part of God's plan. Aminado rin si Aquino na malakas lang talaga ang hatak ng Administrasyong Duterte. I feel that the command vote talagang nawalan tayo ng boto, which is diniinan talaga na dapat walang oposisyon na makakapasok. Dahil sa pagkatalo ni Aquino at pag-graduate ni Senador Antonio Trillanes, nalagasan ang minorya ng dalawang miyembro. Sina Senators Franklin Drilon, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan at ang nakakulong ni Senadora Laila Dilima na lang ang natitirang minorya sa pagpasok ng 18th Congress sa Hulyo. Si Senador JV Ejercito naman muling sinabi na ang dahilan ng kanyang pagkatalo ay ang sabay nilang pagtakbo ng kapatid na si Jinggoy Estrada. Nahati raw kasi ang makinarya ng kanilang pamilya. Pero may isa raw pinagsisisihan si Ejercito. Nangibabaw na yung emosyon, nangibabaw na yung pride ko noon. So sana naiwasan kung sakaling nagkaayusan, kung halimbawa ako lang ang tumakbo, I could have saved everybody. Kaya lang, hindi naman ako ang nag-insiste. At ngayong tapos na ang eleksyon, posible daw na maghilom na ang sugat. Pero depende pa rin daw sa magiging asal ng kanyang kapatid. Kung tutuusin, maikli lang ang tatlong taon para sa susunod na eleksyon sa 2022 kung saan pwede muling tumakbo ang mga natalong kandidato sa katatapos lamang na halalan. Pero parehas daw sila Senador Bam Aquino at JV Ejercito na hindi pa ito iniisip. Lalo't malaking usapin daw saan kukuha ng malaking pondo at makinarya sakaling susubok daw silang muli sa 2022. Umaaksyon, Mian Los Baños, News 5.